especially mga kapatid. Hello, 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 summer na summer. Summer na yeah. Summer kasi naka-deep ka talaga sa pool. Apaka mo rin. Oo. Oh, alam mo na ba, Brenda, na napapanood na tayo ngayon sa TV5. Oh my God. Thank diba? You so much, kapatid, for welcoming us. At syempre, bago ang lahat, gusto ko pasalamat sa lahat ng mga viewers ngayon. And please, kung gusto niyo pa mag-comment or mag-share ng inyong mga reactions and mga violent reactions, kung ano mga intention niyo, please use the hashtag, hashtag ASIAA Chase. Ayan. Chase. Oo. Alam mo na kung bakit Chase. Alam niyo, ano, nag-uumati ka bunga, ahabulan nito. Kasi, nako, etong makakasama natin ang isa sa naku pinanggigigilan nating lahat at gustong-gusto na nating habulin talaga. Ladies correct. And gentlemen, hindi na tayo magpapaligoy, Brenda. Ipakilala na natin ang kinagigigilan natin. Give it up for Caesar! Oh, Mr. Simon Ibarra! Magandang malakpak, inabubisit na ako dyan. Magandang magandang gabi mga kapamilya, mga ka-A2C, at sa mga kapatid from TV5. Magandang magandang gabi po sa inyo. At Tart, magandang gabi rin. Brenda, belated happy birthday. Teka lang, thank you, thank you. Si Simon Ibarra po inaanap namin, hindi si Paolo Angeles. Yes, belated happy birthday. Kamukha niya si Paolo Angeles. Oy! Ano ka ba? Si Simon Ibarra yan. Nakita mo parang ano, amoy sa lompas. Di ba? Uy! Nag-promote ka pa, ha? Ano ka ba? Kuya Simon. Ipinatawag ka namin, Kuya Simon, dahil kailangan mo magpaliwanag. Alam mo na, grabe! Kinaya mo yung huling eksena. Ha? Nakita mo yun. Anong ginawa mo? Pinatay mo ba si Anon? Si Lola Auring? Pinatulan? Kumatok pa lang naman ako. Kinakabahan ako para sa matanda. Mukhang marirape mo. Pumapatog din ako sa matanda. Oo, try na niyang barilin. Pero diba, ano kaya yun? Mga susunod na mangyayari? Kasi mukhang maabutan siya ni Gabriel. Ayan nga. Kuya Simo, Caesar, ipaliwanag mo nga. Yes. Bakit? Ha? Ano ba ang dahilan mo kung bakit meron ka mga puot at galit na at kailangan mo talagang itumba yung mga tao sa paligid mo, especially Marisa's side? Totoo. Pinakaya-kaya mo sila. Ano ba ang pinagugutan nito, kuya? Si Caesar kasi. Okay, bigyan ko lang kayo ng backstory, ano? Kung bakit ganyan okay, si Caesar. Okay, ng backstory to. Kasi karakter ni Caesar kasi lumaki siya sa ano na mahirap na naabuso mentally, physically, emotionally. Tapos nakita niya na pag may pera ka, may power ka, hindi ka maapi. Mentors pwede ka. Oo. Mentors pwede ka pang mangapi. 'Di ba? Kaya yes. Kaya yun yung naging pinaghuhugutan niya lagi, kaya siya gusto niya magka-power, gusto niya magka-pera. Ganon. Kasi gusto niyang magkawangwang ang sasakyan niya kahit walang pupuntahan. Ganon yung pagkatao ni Caesar. Oh my God! Kaya sa tapang mo inuurungan talaga. Oo, Naitak. Speaking po lang inuurungan. Sa tapang mo yan, tama yung sinatanong ni... Meron ka bang kinakatakutan? Meron ka bang kinakatakutan? Siyempre yung Caesar, wala. Ano? Kasi nga, ambisyoso siya. So talagang palaban siya. Kung ang pwede lang niyan sigurong katakutan ay mawala kung ano na yung na-achieve niya, kung ano na yung nagawa niya, yung nagka-pera na siya, nagka-power na siya, siguro yun lang yung kinatakutan niya na mawala uli. Kaya siya... Yung power. Yes, kaya siya lalo siyang gusto niyang lumaki, dumami yung power niya. Kasi takot siya mawala ng power. Kasi iniisip niya, pag nawala yung power niya, baka bumalik siya sa dati na api-apihin siya. Grabe pala. So ano pa ba ang gusto mong i-achieve, Caesar? Gusto mo ba silang pampapatayin lahat? Idamay mo na si Tuti. Kasi mukhang madali eh. Ilulunod mo lang ng konti. Ano pa ba ang kailangan mong ma-achieve? Ano pa? Oo, gusto mo ba ikaw na may-ari ng Senedosa? Ano ba yung totoo? Siyempre, kung po pwede pa, kay Caesar na lahat yan. Sabi nga, ansa kanila,
ay kay Caesar. Ayun yung mga gusto niya ma-achieve. Oh my but, God. Ba't di mo na lang asawahin si Cho? Ba't di mo na lang asawahin si Cho na total nanganganib naman yung buhay ng anak niya? Eh kasi okay, naman si Chona hindi eh, hindi pinapansin si Caesar. Hoy, bakit naman ako, Brenda? Eh kakatanggal ko nga lang sa trabaho. Kasi pala kaming nanugmok. Okay, Sir Caesar, habang may oras. Habang may oras pa tayo, Sir Caesar. Dito naman tayo kay Kuya Simon. Anong feeling na ang dami-daming nagagalit sa iyo? Anong feeling na parang napaka-epektibo mo actor yes. bilang Caesar? Nakakatuwa. Yes. Nakakatuwa. Para kasi nagawa ko yung unang-una na achieve ko yung trabaho, nagawa ko ng match yung trabaho. Tapos sa maraming naaasara sa akin. So parang job well done. Parang totoo. Lagi kong tinatapik yung sarili ko. Good job. Parang ganun lang. Masaya. Ikaw rin ba? Ikaw rin po ba naapektuhan? Naapektuhan sa meron na bang minumura ka o tinitext ka, yung ganyan, o kaya mini-message siya sa IG, hayop ka, yung gano'n. Marami. Pero ang ending naman, ang parang ganito, nakakabwisit yung ngiti mo, Caesar. Sarap dukdukin ang mukha mo. Yes. Tapos he. Ay, konti yung ngiti na yan. Parang mga gano'n. Pero para sa ating mga kapamilya, kapatid, at ka-A to Z, wala kayong ibang gagawin kundi mag-comment lang. It's time for bashing. Kumanti tayong lahat kay Caesar ngayon. Lagay lang kayo ng mga mensahe nyo kasi magbabalik po ulit ang Unscripted pagkatapos po ng susunod na body natin. Ah. Yeah! Ito na po. See you later. Mag-upload muna tayo. Mag-upload muna ako. Kuya Caesar, nangihingi lang sa'yo. At ayan na nga. Oh my God. Pare-parehas tayo ng itsura, shock na shock tayo sa kaganapan. Oh my God, Simon, nakaya mo yun? Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko kasi katabi natin si Simon ngayon sa ano. Oh my God, baka mamaya nandiyan na pala sa tabi mo. Nilunod ka na lang, di ba? Hindi, pero ngayon din ang revelation na si Simon din ang pumatay sa mga magulang ni Abel dahil sa pito mo. OM. Correct. Simon. Hindi niya naman sinabi sobra. Na Simon pala ay dating parot, di ba? Ay, Simon tuloy Caesar pala. Ay, ano ka ba? Kanina nga si Caesar nung sumisipol, parang 1,000,000 na yung dating para sa akin eh. Umupogi eh, pag nakaano eh. Di ba? Nako, Diyos ko, grabe. Nako, nakita niyo naman ang mga reaksyon ng mga tao. I believe, Kuya Caesar, nakikita mo dyan yung mga sinasabi ng mga tao. Pero sisimulan ko na siguro na yung mga binabanggit ng mga tao rito galing kay Mike at Mike Pitt TV. I am sure now that you are in TV5, magiging dominating ito sa Pitt TV. You have dominated other platforms already, kaya ASIAA Book 3 will be a great move. Sana mag-trending ang hashtag. Baka makinig ang JRB. Galing naman kay Atkat Lumugdang. Isang mapagpalang gabi mga ka-ASIAA. Sobrang ganda rin ng story habang palapit na ang ending. Pa-shoutout naman sa aking anak na si JM Patrick Mamparo. Birthday niya tomorrow. Hi kay Jaira Cristel na walang kabusogan. Happy birthday sa ate! Happy birthday! At ayan, Kuya galing Simon. Kay Annalisa Makabinlar. Caesar, naku, di ka na nakakatuwa. Umayos ka. Si Belen, nilaglag ka na. Karma mo. Shoutout mo na lang ako, Simon, sa mga anak ko. Johnny, M, at Sam, at Prince from Malabon City. Hello! Nakita mo na, pagsalbahe ka talaga, nauutusan ka eh. Ito naman. Galing kay at Kate Ferran. Ayan. Kudos sa lahat ng bubuo ng ASIAA. Ang gagaling niyong lahat. Thank you for giving us this kind of teleserye. Maraming salamat din po. It's an honor being part of this show. Yes. At syempre, hindi naman pwedeng tanungin natin si Caesar. Bakit ganun ka kasama, Caesar? Anong dahilan mo kung bakit pinatay mo yung magulang ni Abel? Ha? Oo. Nung patayin ni Caesar yung magulang ni Abel,
hitman pa lang siya ng organisasyon. So binigyan siya so, ng order. Yes, binigyan siya ng order para patayin si yung mga magulang ni Abel. Kasi yung mga magulang ni Abel, yung tatay ni Abel, a judge. Straight. Yes. Hindi siya mabayaran ng organisasyon. So, ang ginawa ng organisasyon, pinapatay. Na-witness ni Abel kung paano pinatay yung tatay niya at yung nanay niya. At na si Caesar. Narinig na si Caesar yung sipol mo. Yes, kasi si Caesar, after niyang pumatay, sumisipol kasi satisfaction niya yun eh. Tapos parang parang job well done, parang ganun. Oo. Yun yung meron ba kayo Kuya Simon, meron kung meron kayong pagkakapareho ni Caesar, ano to? Pang Miss Universe naman yung question mo. Siguro yung ano, yung siguro yung pagiging mabuting ama. Si Caesar kasi kung matatandaan mo sa week 8 may sinabi ni Marisa kay Caesar na mabuti kang ama. So, mabuting ama si Caesar. Binigyan niya ng magandang buhay yung asawa niya, inilagay niya sa magandang eskwelahan yung mga anak niya. Siguro doon ko na lang ipaparalel yung pagkatao ni Simon. At ayan na nga, grabe. Napaka-intense ng mga susunod pang eksena. Parang makakita na tayo ng ultimate action. Parilang bakbakan and all. Kaya nga. Grabe. Nakalimutan ko na ang Sa Iyo Ay Akin tayo. Akala ko, probinsyano yung pinapanood natin. Diba? Oo, tapos nakita mo lang si Samir. Correct. Oo, grabe. Pero, grabe. Alam mo, gusto ko lang ikomento ha. Grabe yung ano. Parang masyadong nag-match si Belen at saka si Caesar sa pagiging yung quality nila bilang mga kontrabida, talagang natataranta na si Elise, pero yung Belen, di ba? Sabi ko nga sa iyo, ganyan si Caesar kapag nagbibigay ng ano yung ngiti niyang iconic, yung ano, yung ganyan. Feeling ko talaga sila magkakatuluyan sa dulo, no? Sila ang tunay na love Caesar, team. Pwede ka ba naming mahinga ng ano? Yung ano, tignan natin kung ano kayang gawin ulit ni Kuya Caesar, yung ano, yung wagas niyang pagmiti na iconic na yon. Sige nga Kuya Caesar, mag-iba na kasi wala na yung bigote. Yung tawa na lang, yung tawa. Wala na. Yung tawa na lang, oo. O kaya yung pito, titignan namin kung ikaw yun. Ako yun, anak ko ha. Baka dab lang yun ha. Kung hindi, ipapakita ni Brenda yung katawan niya. Alam mo, mas maganda yon. Sige Brenda, tayo ka nga dyan. Tawa mo na kayo, Caesar. Tayo ka nga dyan, Brenda. Ano yung Brenda? Ano yung Brenda? Saan natin? Tawa ka muna, kaya Simon. Ito, tawan-tawan na nga ako. Sa mga reaction po na nasa backstage, mahal po namin yung trabaho namin. Kaya hindi po mapapakita si Brenda ng katawan. Pakikita ko na yung luha ni Miss Mo. Ay, teka lang. Kuya Simon, ano ko question ko lang sa'yo. Ano ang pinakamamimiss mo sa ano, ang Sa Iyo Ay Akin? Bukod sa ano, yung muntikang kamo-hospital. Ito, yung ganito. Kasi gutom ka. Ano yung mamimiss mo sa ang Sa Iyo Ay Akin, Kuya Simon? Ito, yung ganito, yung kwentuhan natin na masaya, kulitan na masaya. Yes. Siyempre, kayo, lahat, boom cast. Tapos, production people. Kasi naging pamilya na tayo roon. Sa tagal ba naman nating sama-sama doon, nakilala na natin ang isa't isa. So, talagang, mamimiss ko kayo lahat. Mamimiss ko kayo lahat. Sepang, totoo. Sepang. Totoo yan. Yung banding ko yan, Simon, paano nabuo yung banding natin? Kung naalala mo. Ayan, dami. Sa mga day off, di ba? Oo. Uli, dyan sa pool sa 6th floor, pero hindi yung pool na yan, ha? Oo, kasi ani ko sa pool samantalang kayo nagsitsikahan. Oo, doon tayo lagi nagsitsikahan at saka doon lagi nag-exercise.
si ano, si Kuya Simon. In all fairness, napaka-pop po niyan. Oo. Pero kung ikaw Brenda, tatanungin kita, ano yung pinaka mamimiss mo kay ano, kay Kuya Simon? Siguro ano, pag nagbabanting. Bukod sa mga jokes niya. Pag nagbabanting sa taas, andun sa nagbabanting sa taas, siya yung unang lagi nagtatanong, kumain ka na ba? May taping ka ba? Yes. Yung mga ganon. Tapos minsan, makasalubong ko siya lagi nag-exercise bago pumasok sa taping. Or may pag-taping or wala. Nandun siya nag-exercise. Ganon. Totoo. Ako every time, naalala ko si Kuya Simon pag nakita ako ng itlog. Isa yung mga namimiss ko sa'yo, Tart, yung itlog mo. Ako, meron pa pala akong mamimiss kay Kuya Simon. Yung pag nagbibigay siya ng ano, yung tumbler na may laman. Yun. Tapos ang saya-saya. Uy! Chill. Grabe. Hindi. Pero ano? Ang mamimiss ko kay Brenda, yung mga pagkain. Ah. Ang naparating pagkain na teacher sa lahat. Pati si Nanay Tart, kami may gano'n pa yun. Si Tart, oo. At saka si ano, Nana Cheska, at saka si Ate Ana. Yan naman, lagi pa yung mga ano pa yun. Si Ate Ana, si Miss Rita Avila. Pero in all fairness, Kuya Simon, it's such an honor working with you, sobra. Ako rin. Honored din ako na nakasama ka at nakatrabaho kayo lahat. Totoo. At last, last two unscripted data natin, Kuya Simon, please take the opportunity to thank everybody. Tart, Brenda, maraming salamat. At sa ating pong mga kapamilya, ka-A2C, ka-kapatid. Salamat mo sa maluwag na pagtanggap niyo sa amin. At sa lahat pong tumututok sa iWantTFC, sa TFC, yes. JRB Creative Production, Creative. Facebook. Maraming salamat po. Huwag po kayong bibitaw. Last 2 weeks na kami. Paganda to ng paganda. Correct. Salamat correct. Kaya naman ano ha, lagi niyo po kami aabangan. Maaring matatapos ang Sa Iyo Ay Akin, pero syempre marami pa kaming ano makakasamang mga shows, marami pang bago, kaya please suportahan niyo mga kapamilya. Di ba Brenda? Correct. And see you sa our last episode sa Unscripted.